Norte. Tarlac. Vaquero Norte, Moncada, Tarlac. Ah, yun ang lugar nyo. Mismo yung pinakasentro ng bahay nyo. Para katulad sa amin, Barangay Escomog, Guagua, Pampanga. Yung may Purok, yung Purok 5, ganyan. Ganyan ang lugar nyo. Tingin lang ng diretso. Yung bukol nyo sa lig, matagal na. Mag-apat na taon na po. Apat. Patingin nga't eh. Ganyan kalaki. Pera pa yung nasa dito nyo, huwag nyo na sabihin. Yung dito lang. Mm-hmm. Dyan. Okay na. Okay, close nyo. Okay na ha, relax. Natampot ka na. Ikaw ba? Pakiusap bilang sermento ng Diyos. Halis ka sa loob ng katawan niya. Ha? Alis ka sa loob ng katawan niya. Alis ka. Alis ka. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Abi! Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan Ama. Babae ka. O magagal ka sa akin. Ha? Ha? Sige, alisin mo, nilagay mo sa kanya. Okay, alisin mo. Tanggalin mo. Tatanggalin mo hindi. Kailangan pa sa loob ng katawan niya. Kailangan mo pa ito binibigyan ng sakit. Nagagalit ka ba rito? Nagagalit ka ba na hindi? Magkukulang ka ba hindi? Magkukulang ka ba hindi? Sa pangalan ni Jesus. Magkukulang ka hindi? Sa pangalan ni Jesus. Magkukulang ka hindi? Ano ka? Tao ka hindi? Tao ka hindi? Hindi ka tao? Ano ka? Anong nilalang ka? Ano? Ano ka? Ano ka? Sasaktan kita pag hindi ka nagsalita. Anong nilalang ka? Ano ka? Elemento? Hindi. Espiritu masama. Engkanto. Kapre. Maligno. Anino. Ewan. Sumagot ka sa tanong ko. Ano ka? Ano ka? Nilalang? Ay, demonyo. Demonyo. Aray ko. Demonyo. Demonyo ka? Sino demonyo? Ako o ikaw? Ano? Demonyo ka? O, demonyo. Anong baba? Anong demonyo ka? Babae, lalaki? Huwag ka na magsinuli kung demonyo ka. Pipilipitin kita. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, umiingi po ako ng gabay. Sabi niya daw siya ay demonyo. Painitin at bigyan ng diliwanag po ito, Ama. Selihan niyo po ang aming pag-ibig at kapayapan. Amen. Demonyo ka talaga? Ha? Ha? Yung totoo, ano ka? Ano? Anong nilalang ka? Ano ka? Ano? Demonyo ka talaga? Taga saan ka? Taga saan ka? Saan ka nakatira? Ha? Saan dyan? Babae kang demonyo? O lalaki? Anong kasarihan mo sa lahim mo? Babae ka? Babae? Bakit mo siya binigyan ng sakit? Kailan ka pa sa loob ng katawan niya? Kaya pala napuputol yung posporo. Yung posporo lumalambot pag dumidikit sa kanya. Parang na yung pinga yan. Ha? Parang na yung operin niya. Umiinit eh.
malakas ang init. Dito kami postpone sa lampis ko nilagay, nagbabali. Ngayon parang nakayupi. Ay, ito, nakayupi lang ito na konti, pero malakbot. Oh, okay. So, postpone, nababali, nagugulat ako. Ba't nababali sa kanya? Nalulusaw. Talagang demonyo ka? Ha? Okay, okay. Kalas. Kalasin mo. Kailan ka pa sa loob ng katawan niya? Kalasin mo. Kalas! Demonyo, ha? Ako hindi ako demonyo. Isa akong, ano, mababang uri ng instrumento ng Diyos. Naipin mo. Ha? Ha? Kalas. Okay. Lumabang ka. Ano, lalaban ka? Gusto ko lumabang ka. Di ba sabi mo demonyo ka? Sa pangalan, Jesus. Sa pangalan ka ba? Sige, sige, sige. Alaba ka pa rin. Sige, lahat yan. Yan, yan, sige. Demonyo, ha? Alas, kalasin mo nilagay mo sa kanya. Bilisan mo. Demonyo ka pala, ha? Palitan ng antas na dasal. Nababali ang ating mga palito. Nalulusaw. Medyo atas na yung malakas na dasal. Nababali yung mga posporo. Masyadong malakas. Sige, sige. Alas, sige. Kalasin mo. Sige ha, masamang espirito. Alasin mo yung nilagay mo sa kanya. Kailan ka pa sa loob ng katawan niya? Kailan pa? Kailan? Matagal na? Sama hey, lumaban ka, lalaban ka. Atakihin mo pa ako ha. Magnetiko, tinatawag kita. Lagyan ng init upang hindi makapalag. Okay, alas. Okay, alas. Okay. Okay. Anong klaseng demonyo ka? Anong nilalagay mo sakit sa kanya? Ano? Sakit niya. Ano sakit niya? Ginahintang ka rin na. Bakit ganyan ang boses mo? Kausapin mo ako sa lingwahe namin. Huwag mo ako kausapin sa lingwahe niyo. At hindi ko tumaunawaan. Ella. Huwag mo ako nilalatin. Hindi ko maintindihan yung Latin na sinasabi mo. Tanga ako, bobo. Tanda mo, hindi ako nakapag-aral. Hindi ko maintindihan yung Latin niyo. Kausapin mo ako sa lingwahe niyo! Okay, kalasin mo. Huwag mo kong kausapin sa Latin. Kausapin mo ako sa lingwahe namin. Okay, kalas. Kailan ka pa sa loob ng katawan niya? Kailan? Matagal na. Okay. Kaya pala nababaling palito sa kanya. Bumabaluktot lahat. Nalulusaw yung posporo pag nadidikit sa daliri niya. Okay. Anggal, alam ko na, sa kangal demonyo, yung ganyang amoy parang amoy imbornal, amoy demonyo. Sige, kalas. Anggal, kailan ka pa sa loob ng katawan niya? Gano'ng katagal? Matagal na! Nagagalit ka sa akin? Sige, kalas. Yung totoo, tao ka o elemento ka o masamang espiritu ka. Anong nilalang ka? Demonyo! Demonyo ka, sige. Ikaw nagsabi. Paniniwala kita. Yan ang sabi mo, ha? Hige, kalas. Tanggalin mo yung sakit na bukol. Tanggalin mo yung sakit na bukol para makita ng doktor ang totoo niyang sakit. Hindi ito makita ng doktor dahil sa'yo. Ha? Hindi alam ng doktor kung paano ito malalaman o paano gamutin ang bukol niya sa leg niya. Hindi naman ito masabi kung cancer to. Kalasin mo. Lahat. Bakit mo siya inalinilihan? Anong dahilan? Bakit mo siya inaanilihan? Mabait. Mabait? Oh. Tingnan mo yung boses niya, nag-iba na. Hindi naman yung boses niya kanina, yung hindi pa siya nasasapian. Sige, kalas. Sige. Bilis, kalas. Kalasin mo ng kalasin! Pag hindi mo kinalas, kakabitan kita ng krus doon sa pa, maniwala ka sa akin. Palilebin ko yung krus. Pangatlong sandatan gagamitin ko sa'yo, yung posporo, nababali sa'yo ng ganong kabilis. Ha? Okay, kalas. Ubos! Kalas. Saan mo siya nakita? Saan doon? Doon sa bahay! Saan bahay? Bahay namin! Saan yung bahay niyo? Doon! Demonyo ka ba? Talaga 20 ka? Yung toto? Demonyo! Ilan na sungay mo? May sungay ka ba? Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, may sungay ka ba? Ha? Saan ka nakatira? Saan? Sa malayo. Saan malayo? Saan
ng bahay yun? Ano yung bahay ng tao? Bahay ng ano? Saan kanino yung bahay? Kanino bahay? Saan na doon? Saan banda doon? Nasaan posisyon? Sa bahay nila, sa loob ng bahay nila, bahay ng kaibigan nila, bahay ng kapitbahay nila, saan? Bahay ng tao. Oo nga, bahay nga ng tao. Sinatanong ko, yung bahay ng tao, yung tao bang yung dito ba ito nakatira o sa ibang tao? Sa amin! Ah, sa bahay mo? Sa amin! Ah, doon pala ito nakatira. Yung demonyo daw doon sa loob ng bahay nila nakatira. Saan ka banda sa loob ng bahay nila nakatira? Sa kusina? Sa lababo? Sa kwarto? Sa sala? Saan? Saan labas? Ano? Doon sa may bahay! Magagalit ka sa akin! Saan sa labas? Ano ba yung bahay? Huwag ka makinig! Ano bang bahay nito? Malaki? Medyo po. Ano siya? May mga puno-puno? May puno po doon, mangga. Yung totoo! Saan na banda sa may lugar sa labas ng bahay niya? Pangalawang bahay na po nila yun. Sa bahay namin! Oo nga! Ang tinatanong ko! Hindi tayo magkakaintindihan dalawa! Alam mo bahay yun? Ang tinatanong ko, saan ka? Sa labas ng bahay, sa kusina, sa likuran, etc. Sa tagiliran, kung ano bang puno nakatera doon, ewan! Saan ka banda? Ay, doon sa bahay! Saan bahay? Doon sa labas! Saan nga labas? Alam ko bahay na bahay! Anong tinitira mo doon? Paano mo siya sinasaktan? Sinungaling ka. Bait mo siya, nilagyan ng sakit. Tanggalin mo. Ay! Ikaw ba nagbigay ng sakit sa kanya? Ikaw ba? O, kalasin mo. Bait mo nilagyan siya ng bukol sa laki. Ang laki-laki ng bukol niya dyan sa... dito niya. Sobrang laki, oh. Tapos tanggalin mo rin yung bukol doon sa nilagyan niya mo doon sa breast nila. Ha? Tanggalin mo. Tama ba yung breast? Baka siya po yung humihingi ng tubig sa akin ako paglasig ako. Sino? Yung matandang humihingi sa akin ng tubig, eh. Doon sa bahay nila? Mm. Pero tao siya, hindi. Hindi ko po maano kung tao, ano, basta... Ikaw ba yun? Lalaki? Kasi may nakita ko sa mata niya, maliba pinitura ko siya kanina, may nakita ko lalaki na kaupo. Ikaw ba yun? Nagbibigay ng tubig sa kanila? Humihingi po. Humihingi? Ikaw ba yun? Siya daw. Sige! Suga! Ano suga? Oo! Huwag mo nga akong kausapin sa lingwahe nyo! Kausapin mo ko sa lingwahe namin! Itatranslate ni Ella yan! Ella, kinatawag muna kita, pasintabi sa'yo. I-translate mo nga kahit anong lingwahe yung bigas ng kanyang bibig. Hindi kami magkaintindi sa lingwahe nyo. Iba yung lingwahe nyo sa lingwahe namin. Hindi ako makaintindi ng mga lingwahe nyo. Hindi ko alam kung Kastilang salita ba yan o Latin ba na salita yan. Kalasin mo, i-translate Ella sa akin ng ganong kabilis ang sinasabi niya. At hindi ko talaga maintindihan ang mga sinasabi niya. Mabibigat na Latin na hindi ko maintindihan. At ngayon lang ako nakarinig ng mga ganong Latin. Alasin mo! Ilan kayo sa loob ng katawan niya? Ilan? Sa pangalan ni Jesus, ilan? Ilan? Isa! O, sige. Isa lang. Sige. Alas. Tumalangot sa kanyang istig. Aray! Hindi na kita sasaktan. Sige, kalasin mo. Makulit yan ako, yung ginangin ng tubig. Bakit anong ginagawa mo sa tubig? Bakit mo pinapakita yung mga tao doon? Ano nga ginagawa mo sa tubig? Ano? Wala, papainom. Kanino mo ipapainom? Sa kanila. Ba't mo painuman silang tubig? Ay, gusto nila uminom. Ipainumin. Gusto nila uminom kaya papainumin mo? May kapalit ba yung pagpapainom mo? Sino nangingit siya? Kasi ano po yung mga alauna siguro. Pinangalbit sa akin. Lasing po kasi ako noon. Eh ngayon humingin tubig. Bumaba po ako, binigyan ko tubig. Bigla nawala? Opo. Tapos pag... Hindi mo alam kung sino humingi sa'yo? Hindi ko po alam. Nalimpungatan ka? Oo. Pag... Pero nakita mo, may, parang pakiramdam mo, mayroong nakipag-usap talaga sa'yo. Opo. Kaya, pero hindi mo nakita yung mukha niya. Hindi po. O, may nangyayari. Nagulat na ako, nasa baba na ako. Kaya numinom na rin akong tubig. Ang tawag sa'yo, demonyo? Ha? Matagal ka na sa lugar nila? Matagal ka na sa bahay nila? Ilan kayo doon sa loob ng bahay nila, sa paligid ng bahay nila? Ilan? 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 Ilan kayo? Ha? Ha? Walo? Walo? Ito may salita niyo, magbigat yung pagkawalo niya, hindi walo. Latin ang mga sinasabi niya yung walo. Parang ano, sinaunang salita. Sa ganitong edad nito, 47, hindi pa siya nakakaintindi na ganun Latin. Kalas, bakit mo siya binigyan ng sakit? Usapan to na matino. Dominita, bakit mo siya binigyan ng sakit? Anong kinagagalit at kinainis mo sa tao to? Mahingit siguro! Bakit?
Kasi, ano? Ano? Siyempre, alam mo naman. Ano nga? Mga tao. Ano nga yung mga tao? Inggitera. Inggitera sila? Mm. Ibig sabihin, inggitera to? Ha? Bakit siya naiinggit? Ewan ko. Eh, ba't mo siya binibigyan ng sakit? Ay, ano? Anong mga ginawa mong dasal sa leg niya? Bakit ganyan kalaki ang bukol niya sa leg niya? Sobrang laki. At yung doktor nito nahihirapan talaga. Bakit ganyan kalaki? Malaki pa yung bukol niya. Pati yung sa breast niya, nilagyan mo ng bukol. Tanggalin mo lahat yan. O pwede yung tanggalin mo? Ilan liwanag sa paligid mo? Ilan? Ikaw ba talaga demonyo o duwende? Yung totoo? Demonyo! Demonyo ka? Hindi ka duwende? Hindi ka ikanto? Hindi! Demonyo ka? Matagal ka na doon? Paano mo nababali yung palitong nilagay ko sa'yo nung ganun kabilis? Di ba lakas yung kapangyarihan mo sa kadiliman? Binabali mo? Para hindi kita madetect? Siyempre, tataka ko, ba't pinapato yung palito sa kanya? Lumalambot. Nicholas, siguro hindi mo na mapapalambot yung stick nito. Ewan ko lang, pag nabali mo pa to, bilib na ako sa'yo pag nabali mo to. Pag nabali mo to, meron pa mas malaki ng konti rito. Eh, mas mahirap mo baliin yun. Dahil malaki na yun. Kasi laki na yun ang daliri kong itong maliit. Hindi, alas. Tanggalin mo, ha? May asawa ka ba, demonyo? Di ba, bawal sa inyo magbahal? Alasin mo, dalawang kamay. Tanggalin mo. Bilisan mo, ha? Huwag kang tatakas niyan, di ka makakatakas, ha? Demonyo ka, ha? Sige, ikaw nagsabi, ha? Hmm? Kung natin mo, nababalik. Nawawalan ng bisa. Pupuntot, kakadikit lang. Sinali na, humiliyaw. Kamakinig! Pag kung kita dyan, pag nakinig ka sa usapan namin, bilisan mo, ha? Ubusin mo lahat ng bukol niya malalaki, ha? Over na laki ng bukol niya sa leg niyan. Ang bukol niya sa leg, eh, kasi laki ng mansanas nito. Ito kalaki bukol niya, oh. Sa leg, malaki pa rito. Okay. Pag ano, ha? Bilisan mo. Busin mo. Ang lalayas diyan. Tatawagin pa rin kita kahit lumayas ka. Lalo ka mapapahirapan sa akin. Bilis! Patagal ka ng sulod ng katawan niya. Ha? Hindi ka ba naawa sa taong yan? Naghihirap sa ginagawa mong sakit? Anong ginawa niya sa'yo? Anong ginawa niya? Sinira niya ba bahay mo? Ha? Sinira niya ba bahay mo? Kaya mo siya sinaktan? Hindi po. Eh, ba't mo siya pinasukan? Gusto ko lang. Kaya nga, bakit mo nga gusto? Ano ba yung puntao nito? Bakit trip na trip mo? Ano bang ginagawa niya sa'yo? Mabait. Mabait? Tapos? Ano pa? Abang mabait-bait pa yung utak ko, bakit ano pa? Mabait. Ano? Wala pa akong ginagawa sa'yo. Ito pa yung kamay ko, ha? Ano pa? Mabait. Oo nga, mabait. Kanina ka pa sabi na sabi mabait. Lahat ng tao mabait. Ano pa? Masipag kasi. Kaya, yun. Eh kung mabait siya, eh, bakit mo nilagyan ng bukol yung breast niya? Bakit nilagyan mo bukol yung leg niya kalaki-laki? Naiinggit siya nga, Rod. Kanino nga siya naiinggit? O ikaw ang naiinggit sa kanya? Naiinggit siya. Kanino nga? Kanino nga? Sa kanya. Ano sa kanya? Huwag mo na ako paligoy-ligoy, pupukpukin kita. Bakit nga? Bakit mo siya binigyan ng sakit? Anong dahilan? Nakikipag-usap ako ng matino, ha? Bakit? Mabait siya. Naiinggit ka sa kanya. Ikaw ang naiinggit. Dahil babae ka rin. Tapos demonyo ka lang. Paano mo nasabing ikaw ay demonyo? Sabihin mo nga sa akin. 21. Talaga. Demonyo siya? Oh, bakit mo nasabing demonyo ka? Paano mo nasabi na demonyo ka? Ah? Demonyo nga eh. Kaya nga, may sungay ka ba? May buntot ka ba?
Nas, may buntot ka? Ha? May, wala. Paano mo nasabing demonyo ka? Sino nagsabi sa'yo na demonyo ka? Yung demonyo rin nagsabi sa'yo na demonyo ka. Ano ka ba, namatay ka ba? Nairip ka ba yung unang panahon? Tao ka rin ba dati? Tao ka ba? Sinasabi ni Magnetico kanina sa akin, yan ay isang maitim. Pero gusto ko malaman kung ikaw ay tao hindi. Tao ka ba dati? Talagang nilikha ka ng demonyo. Sige, ikaw ba yung sinasabi nila na minsan daw nangihingi ka na ng tubig sa kanila? Ano ba yung Pozo 1? Hindi, nakatulog po kasi ako. Hindi, ano yung tubigan nyo kung nangihingi sa Pozo 1 o sa Pozo ka siya nangihingi? Binumbahan mo ba siya? Hindi, sa baso lang po, binigyan ko lang. Pero galing, saan yung nawasa o mineral o ano? Sa bomba po. Sa bomba? Tubig namin. Pero doon ka kumuha sa bomba, hindi? Hindi po, sa jug na po. Sa jug na. Bakit tumingin ka ng tubig sa kanila? Ang ginawa mo sa tubig, minum ka? Tapos, bigla ka nalang naglaho. Saan ka nga nakatira? Hindi ka, hindi. Sige, huwag ka mag-alala. Tigilan mo to. Ako, mga ngako. At pag ginawa nila, sinaktan ka. Pababayaan kita. Sige. Itong kondisyon ko. Huwag mo silang gagambalain. Sabi mo kung saan ka banda sa lugar niyo para mailagang ka nila. Saan ka banda sa likod, sa gilid ng bahay nila? Sa may bahay. Saan nga bahay? Maraming nga bahay. Sa dating bahay. Dating bahay nila sa una. Bakit ano bang ginawa nila sa iyo? Bakit mo siya sinasaktan? Bakit mo pa siya sinundan sa bagong bahay nila? Bakit? Yung bahay nila. Bahay namin yun eh. Di ba ito yung mga... Bahay nila yon? Ay, bahay niyo yon. Bakit ano bang ginawa doon sa bahay mo? Bakit kaya galit na galit sa taong ito? Ha? Wala na. Ano nga ginawa nila sa iyo? Kung bakit ka nga nagagalit? Bakit mo pa siya sinundan sa panibagong bahay? Huwag mo na akong linglangin, pupukpukin kita. Sabi mo, galit na galit ka sa kanya at inggit na inggit ka. Makikipag-usap ka ng matino o lalagyan kita ng krusa pa? Makikipag-usap ka? O sige, sabi mo ang totoo. Bakit mo binigyan ng sakit? Emma. Bakit mo binigyan ng sakit si Emma? Gemma. Ah, si Gemma. Yung totoo! Bakit mo binigyan ng sakit si Gemma? Mabait siya. Ang tawag sa'yo isang demonyo. Hindi ka engkanto. Talagang demonyo ka. Yun ang totoo ha. Ikaw ang nagsabi ha. Pag tinanong ko si Ella kung sino ka at nagsinungaling ka, hindi na kita tatanungin. Talagang tetepokin na kita. Naintindihan mo? Naintindihan mo sinabi ko? Ikaw nagsabi ha. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Panginoong Hesus at Amang Nazareno, pailawin niyo pong aking kamay at... Amen. Ay, aray ko! Sige. Sige. Para simula lahat yung nilagay mo sa kanya. Aray ko, itagal ko! Ano? Alisin ko! Oh, sige, alisin mo na. Sige. Magsalita ka na ng lingwahe mo, maintindihan ko na. Pero nasalit na sa akin ni Ella kanina, kaya nakipag-interview lang ako. Ilabas mo na yung totoo mong boses at gamitin mo na yung Latin mo. Alisin ko na! Oh, sige. Sige, gamitin mo yung Latin mo. Yung kanina nilatin mo. Ikataw! Sige. Ikataw! Sige. Alas ko. Sige. Ikataw na talaga na po. Ikataw na. Ikataw na. Ito, gigatatan kita. Okay, alas. Ikataw ko. O, patay ko ha. Ngayon, nasasaktan ka. Naiintindihan ko na lahat ang sinasabi mo. Alas! Sige. Hanggan. Ikataw ko. O, sige. Sasaktan kita. Bilis! Sa pangalan ni Jesus. Alasin mo. Lahat. Sige. Alas. Lahat. Okay, lahat. Lahat. Tanggalin mo lahat ang bukol niya dyan sa breast niya. Tanggalin mo sa leg niya. Ah, sige. Tinatanong kita kung sinira niya ba bahay mo, pinakalaman niya, higit na higit ka at galit na galit ka rito. Kaya ulit-ulit ko tinatanong kung demonyo ka. Sabi mo taga, demonyo ka. Ay! Oo. Aray ka! Sige. Alas. Sige. Kalasin mo, hindi. Alas. Sige. Sige. Bitaw mo yung pa mo. Ilulubog ko sa lahat ang itong daliri ko. Sige. Sisibating ko yung puso mo. Kalas. Lahat. Kalas. Kalasin mo! Kalas! Kalasin mo, lahat. Okay, lahat. Sinubukan lang kita, dinidemo lang kita at pinusubukan ko lang. Sinasay ko lang lahat ang sinasabi mo. Magsalita ka na ng Latin mo, maunawahan ko na lahat ang sinasabi mo. Sige. Salamat, Tela. Sige. Sige. Kalas! Kailan mo pag ginawa yan?
Kailan mo ba ginawa? Gano'ng katagal? 5 taon? 1 taon? Ilang taon na? 5. Ito po, ilang taon? Ilang taon? Sa pangalan ni Jesus. Ano? Ha? 3. Sige, 3 taon mo na. Sige, kala. Kala, lahat. Lahat tanggalin mo. Yan ang banilagay mo sakit. Lahat tanggalin mo. Itigilan mo siya. Itigilan mo siya, demonyo. Oo. Sa pangalan ni Jesus. Ay. Itigilan mo siya. Sa pangalan ng Ama. Ha? Sa pangalan ni Kristo. Ano? Itigilan mo siya. O sige, kalasin mo. Lahat, kalasin mo na. Bisa mo. Kalas. Yang ganyan amoy, mabaho. Ibig sabihin, imbornal lang amoy mo. Imbornal yung amoy ng katawan lupa mo. Galing ka sa kadiliman. Para ka masangsang na, bantag na ito, yung parang daga na nabaho at saka pusa. Sige, kalas. Ubos. Huwag mo nababalikan to, ha? Alam mo, kahit nakikipag-usap ako sa inyo, hindi ako basta-basta naniniwala sa inyo. Kasi sinabi mo, demonyo kay. Sino ba yung demonyo yung magsasabi ng katotohanan? Walang demonyo yung magsasabi ng katotohanan. Ingot. Sa dating bahay, bakit yung dating bahay nila, no? Ano yung dating ang bata ng dating? Siminsa yung kalahati, yung kalahati, kawayan. Kawayan? Sa kawayan. Pinanawan doon. Oo. Nang kawayan yung bahay nila doon. Mismo nasa likuran lang o nasa gilid yung kawayan? Nasa likuran yun. Nasa likuran. Saan ka ba nagmula? Sa kawayanan? Doon ka ba doon dati sa dating bahay nila? Doon ka nakatira? Mm-hmm. Sa kawayan? Yung totoo? Pwede ka pala yun eh. Ano? Sa bahay daw nila. Ha? Doon sa bahay nila. Doon daw yung bahay nila? Doon ang bahay nila. Sa kawayanan. Hindi, kalas. Eh, bet, sinamahan mo pa to. Bet, sumama ka pa, hindi ka pa nadala sa kanya. Talaga, binigyan mo pa na matindi sakit. Kalasin mo. Lahat, pati doon sa breast niya, doon sa kanan. Kalasin mo. Dikit. Ano ni Jesus? Ilan? Ilang buwan pa yung mawawala? Bago mawala? Ilan? 5 araw. Sigurado, ha? Ha? 5 araw, ha? Usapan to, ha? Kailangan lumikli yung butas ng ano niya na pagbibigyan kita 1 buwan. Sobra kasing laki yan. Imposible na pag isang 5 araw eh. Imposible na talaga yon. Mayroon siyang physical na sakit talaga. At saka spiritual. Hindi ako maniniwala sa'yo. Siguro 1 buwan kailangan umikli na umikli yan. Magsisimula yan mamayang alas 12. Naintindihan mo? Naintindihan mo? 1 buwan ha. Binigyan kita ng taning. Kailangan sa 1 buwan malinis na malinis yan. Pag pinapunta siya ng Panginoon Kristo sa hospital dahil may sakit talaga siyang physical. Kailangan makita na ng doktor ha. At makikita ng medisina ang anumang gamot ang dapat painumin dyan. Naintindihan mo? Para doon sa breast niya, para doon sa bukol niya kasi laki naman sanas. Naintindihan mo? Ha? 5 araw, kalukuhan yung sinasabi mo. Hindi kakayanin yun. Ha? 1 buwan, sapat ang 1 buwan para maghilom lahat yan. Pagbibigyan kita. Okay, kalas. Ubos! Meron pa wala na? Demonyo ka talaga? Talagang demonyo ba? Magaling kang pumali ng mga palito ko, ha? Akalain mo yung palito, nababali sa kanya, nalulusaw, lumalambot. Meron pa wala na? Meron pa wala na? Ah, wala na. Wala na. Nakasagad na yun. Wala na. Wala na siya sa katilanggal na. Itigil mo na to, ha? Sa araw na ito, papakawalan kita. Pero pababantayan kita sa mga anghel ng Diyos. 1 buwan, naintindihan mo, hindi muna kita papatayin at hindi kita ibabalik sa impyerno. Pababalikin ko to ng 1 month simula ngayon, simula sa pag-check-up niya sa doktor. Sana, tuparin mo ang sinabi mo. Pag hindi, kukunin ulit kita sa ayos sa gusto mo. Magtago ka na sa palda ni Satanas, tanda mo, kukunin kita kahit nasa harapan ka pa niya. Naintindihan mo, padudukot kita sa mga anghel ng Diyos. Naintindihan mo, nag-uusapan mo, nag-uusapan tayo ng matino, naintindihan mo? Hindi kita tatapusin ngayon, tanda mo. Meron kaming 1 batas na susundin. 1 buwan simula ngayon. Bago siya i-check up ng doktor itong linggo, itong 2 linggo nito o 1 linggo, kailangan makita na ng doktor ang totoo niya sakit at mawawala na lahat ng bukol niya sa breast niya, pati kasing laki ng bukol doon sa kasing laki ng mansana sa leg niya. Naintindihan mo na? Naintindihan mo, demonyo? Papakawalan kita. Meron pa wala na? Wala na. Itumin kamay niya. Alam ko wala na kasi hindi na umiinit to. Hmm.
awala kita, huwag mo na siyang babantayan. At huwag mo siyang pupunta, naiintindihan mo. Pababantayan kita kay Ella, naiintindihan mo. Patitingin kita doon minsan. Pag nagkamali ka, isang buwan, pababalikin ko to, isang buwan simula ngayon. Ano ngayon? May ano ngayon? May 17? Tanda mo. 16. May 16 ngayon. 1 month! Kailangan sa 2 weeks, malaman ng doktor ang totoo niyang sakit. Para hindi naman sila maghirap at para sila mahirap magpa-CT scan dahil mahirap magulang pera. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? May takot ka ba sa Diyos? Kilala mo ba ang Panginoon namin na si Kristo? Panginoon mo rin yun, naiintindihan mo? Papakawalan kita. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng... Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak, ilayon kami sa pangalan at masamang espiritu. Amen. Hey, Dilat. Ano pangalan mo? Gemma. Ano ang apelyido mo? Gagwan, Taksdaran. Sige, pakiayos lang. Ayos mo lang katawan mo. Teka lang, ha? Relax lang. Inumin mo muna itong tubig may dasal. Ala, happy. Ito. Masakit ba init? Wala na. Oh, di ba wala na? Ilang beses ako nabalian ng palito. Hindi basta-basta nababali ang palito tin dahil hindi naman binibigatan yan, hindi naman katulad yan yung sinusundot ng ganon. Nakadikit lang yan na parang, siyempre, malambot yung dito natin. Medyo gaganon talaga yan, ng konti. Kasi kung sobrang init yan, ganonin mo lang yan. Okay? Nasanib. Eh kanina, bawat ganon ko, napuputol, lumalambot, nababali yung gitna. Eh dito ko na nga lang inahawakan, nababali pa yung gitna eh. Oh, mainit, masakit. Oh, anong pakaramdam nyo? Dumilat na kayo. Ano pa karamdam nyo? Ano yung nawala sa inyo? Anong gumalaw dyan sa bukol nyo? Gumanda na yung pakaramdam nyo? Gumagalaw na? Bakit pagka... Pag ano kasi, ginaganyan ko kasi ano, parang... Sumusunod ang katawan mo? O yung sa breast mo, ano pakaramdam mo ngayon? Tumalat na yung tubig daw. Ano pakaramdam mo? Mabigat ba masakit to? Ano ba ang bukol mo dyan? Lumiit, lumaki. Umaba o iwan? Ikaw, bahala ka. Sarili mo naman yan. Hindi naman namin sarili yan. Lumiit. Lumiit na yung bukol? Saka parang kasi noon, ay kanina, parang, ano? Parang matigas. Oo, ngayon. Lumambot. Lumambot na? Mm-hmm. Di ba sinabi ko sa'yo, may sakit ka sa physical. Mm-hmm. Kaya uminit ng todo-todo yung stick, ay cross doon. Kaso, sabi ng Diyos, may buwasan. Mm-hmm. Pero kailangan matanggal muna sa physical at spiritual yung nagdarasal sa'yo. Mm-hmm. Kaso, pinituran kita, ipapakita ko sa'yo, may lalaking nakaupo sa likuran mo. Itim siya. Mm-hmm. Pero, sabi niya, sabi ng pamangkin ng asawa mo, may humingi daw ng tubig sa kanya, hindi niya namalayan. Bakit niya binigyan? Nalimpungatan siya. Hindi niya nakita mukha. Nagaanyo rin siya ng mga tao. Naintindihan niyo na? Mm-hmm. Kaya niya maganyo kasi demonyo nga. Lahat ng demonyo kaya niya gawin. Etc. Hayop man, sino man. Lahat kaya niya gawin. Ang hindi niya lang magagawa, ang manalangin at lumuhod sa Panginoong Kristo. At itaas ang dalawang kamay niya para sumuko. Oh. Yun lang hindi niya magawa. Nawala na yung bukol niyo sa breast niyo. Lumiit na. Tapos yung salig niyo, gumalaw na. Hawakan niyo kung malambot o matigas. Yung bukol niyo. Parang lumambot. Hindi parang. Lumambot talaga. Ano? Lumambot naman pero may matigas pa. Rin. Natural yun. Alam naman magic yan. Hindi naman tayo si Papa Jesus. Pag... Saka hindi ko ito mahahawakan ng... Hindi mo mahawakan. Ano, kasi parang may masakit. Noon eh. O ngayon, hindi mo. Wala naman na. Oh. Wala na. Oo. O, mawawala yan. Doon sa pamamagitan ng tubig, dadasalan ng Panginoon Kristo yung mamaya, tataasan niyang dasal. 1 month ang sinabi ng Panginoon. Kailangan simula bukas, 2 linggo, 1 linggo, walang masama mangutang. Dahil kailangan mo yun para sa medisina. Makikita na ng doktor yan. Hindi ka na manghihinayang gumastos sa ospital dahil ipapakita ng Diyos yan. At bago ka pumunta sa ospital, manalangin ka. Sabi mo sa Panginoon, bigyan ako, Panginoon, ng pananalig at pananampalataya. At bigyan niyo po ako ng taong gagamot sa malaki kong bukol. Kasi yung bukol mo kasi laki ng malaki pa sa kamao ko. Oh, pero lumambot na. Tapos yung bukol niyo sa breast niyo, lumipi na. Tatalab yan. Sana gamot, makuha sa gamot yan. Mahirap kasi pag inoperahan yan. Sana makuha siya sa gamot. Pag nakuha siya sa gamot,
kasama ng gamot at yung tubig na healing water, yun ang makakawala niyan. Salamat sa Diyos. Anong pakiramdam niyo, te? Maganda pakiramdam ko. Maganda? Nagbago ngayon mukha niyo.